Salamat sa mga members namin na nagbigay ng inumin o spray. Yung iba ay candy na nakatulong para makapag-proceed ako sa sermon this morning. So, very competent ang mga nag-counsel kanina. Sa ating popular culture, di lamang sa Pilipinas, maging sa Western nations, mahilig tayo na pag nagkaroon tayo ng kasunduan, we will have, at mula nung bata tayo, we have known yung mga pinky swears. We know those pinky swears na cross my heart, hope to die, stick a needle in my eye. Sa Pilipinas, hindi naman tayo magpapahuli. Meron tayong pexman. At ang binibigay natin dito is actually we are risking our lives, mamatay man ako, mamatay man tayo. So may ganon na ibinibigay ang taong nangangako at ang kanyang nagiging itinataya niya ay ang kanyang buhay at sinasabi niyang willing siyang mamatay. These are all things na kasama sa culture natin na tinatawanan natin at iniisip natin na pambata. Hindi natin ito ma-imagine na maya-apply ito sa Christian life or even, lalo na unthinkably, sa Diyos. But did you know that there is a passage in the Bible where God did something exactly like this? Kung iniisip natin ang Diyos ay hindi siya naggumawa ng anumang bagay na magpeksman, mamatay man, ang Diyos, dito sa babasahin natin, He took Him to this kind of stretch just to graciously show to these people how serious He is sa Kanyang mga promises. Let us read Genesis 15, 7 to 21 and let us hear the Word of God sa ating sermon entitled, God Cut in Pieces. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. And he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. But he said, O Lord God, how am I to know that I shall possess it? He said to him, Bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. And he brought him all this, cut them in half, and laid each half over against the other. But he did not cut the birds in half. And when birds of prey came down on the carcasses, Abram drove them away. As the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said to Abram, Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on theirs and will be servants there, and they will be, But I will bring judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with great possessions. As for you, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age, and they shall come back here in the fourth generation. For the iniquity of the Amorites is not yet complete. When the sun had gone down and it was dark, behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, To your offspring I give this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Mga kapatid, ito po nakakapangilabot na salita ng Diyos. Magpasakop tayo. Well, sa binasa natin, actually, we can summarize what
all those things that we have read from verses 7 to 21 into this statement that God here ratifies His covenant with Abram in the most dramatic fashion possible. With just four chapters sa Genesis, Genesis 12, 13, 14, and now 15, we have seen the ups and downs of our father Abram, our beloved hero of the faith. We have seen him na nasa tugatog siya ng pananampalataya sa Diyos, believing in the very word of God by going but not knowing. He left his pagan family and country and lived in tents and built the altars for this newfound God. At ito ay tinawag nating gold standard of faith. Sino ang makakarinig ng boses at susundin niya ang Diyos na ito na wala siyang background kung sino ang Diyos na ito? Kakaibang pananampalataya, iniwan niya lahat-lahat sa kanya. But of course, Abram is also a human being. We have seen his shares of mistakes. Tao pa rin siya na napangunguna ng takot at pagdududa. He lied before Pharaoh and he became the most embarrassing man in Egypt. In Genesis 15:1-6, nangibabaw naman sa kanya yung pag-aalala dahil oo nga naman tumatanda na itong si Abram dito sa Genesis 15, nasaan na yung pangako ng kanyang Diyos na si Yahweh? Hindi biro-biro ang nangyari sa Genesis 14 na pinataob niya yung apat na pinakakakilakilabot na mga hari sa ancient Near East. Tapos, after 10 years, itong si Abram, tumanda na siya. 10 years na nakalilipas dito sa Genesis 15. Naintindihan natin yung kanyang pangamba at pag-aalala na baka babalikan siya ng mga taong tinalo niya sa Genesis 14 nung niligtas niya si Lot mula sa kamay ng mga taong ito. In other words, itong si Abram, he was a sitting duck. He is a high-value target sa mga taong ito na alam nila siya ang pumatay sa mga hari na ito. Anytime, pwede siyang lusubin at nasan na yung pangako ng Diyos na tinaya ko ang lahat, binigay ko ang lahat. Those people who want to regain control of Sodom and the whole ancient Near East. At dito sa Genesis 15, ang ating father of faith, he became a child of fear. He was so fearful and doubtful that he reminded God ng kanyang heir. Sabi niya, at the moment I see Eliezer of Damascus. And sa last sermon natin, we emphasize na sa Hebrew, naka-emphasize yung word na Damascus. Kumbaga, nire-remind niya kay Yahweh, Lord, Eliezer of Damascus. Remember, it's Damascus, it's not Hebrew, it's not Israelite. Ang magiging tagapagmana ko, hindi galing sa akin. But then God came in mercy and assured and comforted Abram. Sa chapter 15, verse 5, sabi niya, look toward heaven and number the stars. If you are able to number them, so shall your offspring be. And there we had one of the most important texts in the Old Testament, repeated numerously in the New Testament. It became a landmark text for justification in verse 6. And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. That's why the last sermon we studied sa part 8, in our moments of anxiety for the future, it is the character and promises of God that turn fear into faith. Ang nakakapagpabago sa pagkatakot, papunta sa pananampalataya, ay ang character ng Diyos na kaya niyang i-deliver ang mga promises na ito. Now, starting sa verse 7, our passage for today is one of those, I think, in my own opinion, one of those most relevant episodes to us in the whole Abrahamic account, and at the same time, if not the most, one of the most comforting and soul-strengthening faith-inducing stories in Genesis. Why? Simply because Abram is so us. Is sobrang katulad na katulad natin si Abram sa verse 8. In this moment, we are so like Abraham and Abraham is so like us. Sabi sa verse 8, O Lord God,
How am I to know that I shall possess it? Now, if you're a child of God right now, you have asked this question already. Oh Lord God, how am I to know? You see, naniniwala tayo sa Diyos. We believe in His Word. But that's the problem na pinanggagalingan ng mga, ito yung problema natin ngayon. Because while we believe in God and we believe in His Word, mayroong problem na nag-a-arise dito sa mga makasalanang tao. We believe in a God that we do not see and we embrace His Word that contains a lot of promises that have not yet been fulfilled. So, ito yung nagiging problema ng isang taong mortal na katulad natin. Paano mangyayari ito? Therefore, we have those episodes in life where we ask, Lord, how am I to know? How am I to know if He or she is the one? How am I to know kung ito ang sagot sa panalangin ko? How am I to know kung ito yung trabaho na dapat papasukan ko? How am I to know if I will persevere sa pananampalataya in the end? How am I to know if this faith that I have will carry me through, will sanctify me until the end, and won't end up as an apostate? These are all legitimate questions of God's children na hindi nabubuhay sa pagdududa, kundi nabubuhay sa mundong makasalanan. Not necessarily mean na tayo ay nagdududa sa Diyos. Because these are questions of mankind. And Abram's question in chapter 15 verse 8 is not one of doubt or unbelief. Nag-a-agree ang lahat ng mga scholars that Abram, he's just being a human being here. Na gusto lang niya ng assurance. After all, kasasabi lang ng Diyos sa kanya na yung mga stars na yan, yan ang magiging descendants mo. And it was credited to him in righteousness, siya'y sumampalataya. So, after all, ang Diyos ang nag-mention sa verse 7 about the land. Sa verse 7, and he said to him, I am the Lord who brought you out from Ur of the Chaldeans to give you this land to possess. Mismong si Yahweh ang nagbanggit sa lupa na si Abram daw, he will be going to possess. Etong problema. Nung sinabi niya yun sa Genesis 12, pagdating mo sa Genesis 15, it was 10 years ago. One decade. Anong gagawin na ito ngayon? Aba, paano na? Galaw-galaw naman dyan. Tumatanda na itong si Abram. So, anong ginawa ngayon ditong Diyos ni Abraham? What did the Most High God do? Kinastigate ba niya si Abram for his seeming lack of trust? No. Once again, our great and mighty God condescended to accommodate the weakness of His people. May kakaibang gagawin ng Diyos this time. If in Genesis 13, kailangan niya ng assurance, ang ginawa na Yahweh, Abram, tumingin ka sa baba. Bilangin mo yung buhangin na yan, kung mabibilang mo, yan ang magiging descendants mo. Nung Genesis 15, verse 5, nung nangangailangan na naman siya ng assurance, ang sabi ng Panginoon, nangalay ka ba sa pagyuko mo, tumingala ka naman ngayon. See the stars kung gaano sila karami, yan ang magiging bilang ng descendants mo. So, dito, ano naman kaya ang gagawin ng Diyos? Na, anong ibibigay niyang assurance? Alam nyo, ang passage natin, sobrang kakaiba ng Diyos dito na magkakaroon ng ratification of the formal covenant of Yahweh to Abram. Translation, ang ibig ko lang sabihin nito ay, ang mangyayaring covenant ay parang sinasabi ng Diyos, tara! Kailangan mo ba ng assurance? Sinabi ko na sa iyo, tumingin ka sa buhangin, yan magiging karami ang magiging descendants mo. Sinabi ko sa iyo sa Genesis 15:5, tumingala ka. Abram, kailangan mo pa ba ng assurance? Ang ginawa ng Diyos dito sa Genesis 15:7-21, sabi niya, tama na yung pagtingin sa taas, tama na yung pagtingin sa baba. Ba't di tayo pumunta pa notaryo natin?
gumawa tayo ng dokumento. Isulat natin, gawin nating legal. Gawin natin itong covenant. Gawin natin itong bagay na para maging sure ka na tatanggapin mo ang promise na ito. So ang ginawa ni Yahweh, inutusan niya si Abram sa paggamit ng salita pa lamang sa Genesis 15, 9-10, mukhang alam na alam ni Abram ang mangyayari. Kaya alam niyo sa verse 10, naging alisto itong si Abram na gawin yung sinabi ng Diyos. Sabi sa verse 9, inutusan siya ng Diyos, eto na yung magiging papanotaryo nila. He said to him, bring me a heifer 3 years old, a female goat 3 years old, a ram 3 years old, a turtle dove, and a young pigeon. Observe nyo dito, hindi na surprise si Abram. Bakit di siya na surprise? Dito, surprise tayo, this is weird. 5 uri ng hayop ang idadala dito, akala ko ba magkakapirmahan dito? Well, you see, hindi siya surprise because this is a common practice sa culture nila Abram. Abram has been doing this pag sila'y nagkakaroon ng mga kasunduan ng kanyang mga kadegosyo o kung anumang mga taong kasama sa isang kasunduan. So you see, at that time, wala silang mga written contracts. Ang ginagawa nila, they do not write yung kanilang kasunduan, they enact yung kanilang mga kasunduan. They depict it. They perform these binding rituals that are so laden with meanings. Kung paanong sa tagbilaran nagkaroon ng blood compact at ininom nila yung dugo ng foreigner at ng native, ang ibig sabihin doon, sila ay magkakadugo na ngayon because pumasok na sa katawan nila yon, and it was binding para sa mga taga-Bohol at para sa mga Spanish people. Ito naman, hindi sila nag-blood compact on that style. Ang style naman is 5 hayop at dito magkakaroon ng ritual. That's why they call them covenants. Sa verse 10, and he brought him all this, cut them in half, laid each half over against the other, but he did not cut the birds in half. Mabilis na ginawa yan ni Abram. Sinasabi ng mga scholars, napakaganado niya. Because for some time, discouraged siya, pero ngayon, ang Diyos ay ginagawa niya kung ano yung ginagawa nila Abram kapag sila'y nagkikipagkasunduan. Hindi lang ito mekos-mekos or hokus-pokus. Ito ay nakalagay mismo sa papel. Ito ay nasa covenant. 5 magkaibang hayop, liban sa mga ibon, ang hinati. There is no known meaning here. Bakit ang mga ibon lang ang hindi hinati, pinaghiwalay na lang, or nandun sila, probably napakaliit masyado ng mga ibon para hatiin, pero they were cut in half, itong mga hayop na ito, heifer, the female goats, and other animals na kasama dito. Actually, ang pinaka-importante dito ay yung buong ritual. Dahil sabi sa Jeremiah, makikita natin dito yung significance ng ganitong uri ng ritual sa Jeremiah 34:18-19. And the Bible says, and the man who transgressed my covenant and did not keep the terms of the covenant that they made before me, Jeremiah 34:18, I will make them like the calf that they cut in two and passed between its parts. The officials of Judah, the officials of Jerusalem, the eunuchs, the priests, and all the people of the land who passed between the parts of the calf. So obviously, dito sa Jeremiah, it is a normal cultural covenant sa kanila na kapag nagkakaroon sila ng kasunduan na binding, kukuha sila ng hayop, yahatiin nila yon at lalagay nila doon sa magkabilaan at magpa-pass through. Yung taong involved sa covenant, pagpapakita, yun na yung kanyang pirma. Yun na yung blood compact niya. In other words, umaagree siya doon sa term. Ang sabi ni Yahweh, dahil hindi nyo tinupad yung inyong kasunduan sa akin, gagawin ko sa inyo kung ano yung ginawa ninyo sa mga hayop na hinati ninyo. In other words, ang mga tao na magfi-fail na ipo-fulfill yung covenant na yon, they are asking themselves, cut me into half. Yun ang sinisignify ng cutting of the animals. It signifies death.
If the person who makes the covenant failed to fulfill the words or promises that he has made to the other party, let him be like these animals. Let him be cut in half. Let him be torn asunder. Let him die. And what he deserves is not just simple death, it is a gruesome death. Ito ang magiging kapalaran ng hindi tutupad sa pangako. And we go back now to the question of Abram, which is the question of also of New Covenant believers like us in verse 8. Let us apply it here. Let us ask Yahweh after we have heard anong significance nitong mga hayop na hinati at nilagay doon. Let us ask in verse 8, and the Bible says, O Lord God, how am I to know? Lord, paano ko malalaman na hindi ka nagsisinungaling? Lord, paano ko malalaman na totoo yung sinasabi mo? Lord, paano ko malalaman na gagawin mo nga itong sinabi mo? Iniwan ko yung pamilya ko. Iniwan ko yung buhay ko. Tinaya ko yung buhay ko dito sa journey na ito. What is now sa akin ngayon, sa harapan ko? God responds and said, Abram, how do you know that I will fulfill my promises to you? How do you know that you will possess this land, the promised land? How do you know that I will be true to my word and I will do every word that I have promised to you? Here is my covenant. Let me be cut in half first. Let me die first before my promise be broken. It is an impossible and unthinkable thought that God will cease to exist, that God will die, that God will cut himself into half, but nevertheless, to give comfort and assurance to this man of God na nangangailangan ng assurance, God said, let me be butchered first before my promises to you be forgotten or be broken. What a God that we are reading right now. That is the message. God will have to die first and cease to exist before his promises be broken. Not only sa promise ni Abram, because going to the progressive revelation ng Old Testament, Genesis, we are now on that part na pati Revelation tapos na. In other words, we cannot just pretend na nandito pa tayo sa Genesis. We have seen from Genesis to Exodus hanggang sa Revelation, God has fulfilled yung lahat ng kanyang promises. Kung yung mga hindi pa na-fulfill, mapu-fulfill pa lang, pero wala pa siyang binrake sa mga promises niya. Therefore, we can apply that all these promises, not only to Abram, whatever God has promised, God is saying to us, New Covenant believers, I will die first. Let me be butchered first. Katayin muna ako. Mamatay muna ako bago mag-fail ang pinangako ko sa iyo. Talk about impossible ideas and concepts used in human language. Ang Diyos para lamang ma-assure ang isang Abram na dapat sapat na ang salita ng Diyos dahil siya ang katiwa-tiwala. Sino bang pagkakatiwalaan mo? This is the problem of Genesis 3 when the people of God, Adam and Eve, tried to question, or si serpent, he tried to question yung legitimacy, authority, and the veracity and the faithfulness of the word of God. In other words, yung salita lang ng Diyos, Abram, gawin mo to. Siya lang ang standard, ultimate standard ng katotohanan, wala ng iba. But you see, God is not just an apologist. God is a merciful God na naintindihan niya ang mga panahon sa mananampalataya na kahit gaano ka kalakas ngayon, darating ang panahon na magdududa ka sa pananampalataya mo. God knows na kahit isa kang Abraham, may panahon na idadala mo sa Egypt ang asawa at pamilya mo. May panahon na kahit gaano ka ka-powerful that you are able to conquer this, there will come a time that there will be those valleys in your Christian life wherein you will be fearful. You will ask God, anong nang mangyayari sa akin? Ano na ang gagawin ko?
So you see, if I may use the word tinaya, God has given or binigay niya dito yung pangako niya, yung kanyang pagka-Diyos. Ang nakataya na dito, what is at stake is not anymore Abram's faithfulness. Ang nakataya na dito ay ang pagka-Diyos ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kanyang attributes, ang kanyang faithfulness. So, hindi pa ba enough yung kanyang word? Wow, dito, makikita natin, napakaganda sana sabihin, enough na. But you know, our sinfulness. No, ang message na to mag-bring ng healing and assurance to those hearts being battered by doubts and lies of Satan. May dalawa tayong points. How does God reassure us of the certainty of His promises? May dalawang comforting assurances dito mula sa verse 12 hanggang verse 21. The first one is God will not deny because of human delay. And number two, God will not rely on human determination. Dalawang paraan, paano tayo assure? Tatuparin ba ng Diyos? Yes, tutuparin niya. Despite ng mga delay na darating sa mga pangako ng Diyos. Verses 12 to 16, makikita nyo dyan yung dalawang uri ng pagde-delay. God mentions two human delays that challenge His promise to Abram. Sinabi niya sa verses 12 to 16, yung descendants mo, they will suffer for 400 years. And then you, Abram, you will experience death. So sa verse 12, ang sabi ng Bible, as the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. And behold, dreadful and great darkness fell upon him. Inabot na ng gabi si Abram sa preparation sa mga hayop, sa kakataboy ng birds of prey. Now the great and dreadful darkness here announces yung ominous news that what will happen to Abram's descendants. Kaya biglang nung nakatulog si Abram, napakatindi, sarap ng tulog niya. Hindi natin alam kung umihilik, pero napakatindi ng tulog niya. At doon sa tulog, pagtulog niyang yon, napakatindi ng darkness. At ito ang nagsisignal na ganito yung mangyayari muna. Gusto mo ba yung promises ng Diyos? Ito muna yung mangyayari. This is one of those super duper, exact and highly specific prophecies in the Bible. Pinulfill yung promise ng Diyos regarding sa promised land at sinabi niya it will take for about 400 years. Listen to the specific details of verse 13. Then the Lord said to Abram, know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs and will be servants there. And they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the nation that they serve. Sabi sa verse 16, and they shall come back in the fourth generation for the iniquity of the Amorites is not yet complete. In other words, ang sabi ni Yahweh nung nakatulog si Abram, Abram, tinatanong mo kung ifufulfill ko yung promise ko sa iyo na mapupunta sa iyo yung promised land. Oops, may delay. Yung offspring mo, yung heir mo, they will be oppressed as slaves. Not only for 4 years, but 400 years. The exact year is 430 years, sabi sa ibang scriptures. At since umaabot ng 100 years old ang mga tao noon, talagang 4 generations lang ito. So ang result, pag pinarusahan ng mga Jewish people, ako naman bahala sa bansa na magpaparusa at mag-oppress sa kanila. I-judge ko yan, Egypt, and they will plunder them. Imagine si Moses, sinusulat niya ito at sinasabi niya, tingnan nyo na, yan ang naranasan natin, di ba? Yan, tingin kayo doon. Yan ang Egypt. Na-fulfill sa atin itong very word na ito. Pinlunder pa natin. Sabi pa nung prophecy, puntahan nyo lang yung mga Egyptians, kunin nyo kung ano yung gusto ninyo, ibibigay nilang kusa. And that's exactly what happened. They plundered the Egyptians. Then, in a more shocking way, Abram will receive this word in verse 15. Abram, inintay mo yung promise. Listen to this. As for you, mamamatay ka na. Hindi mo pa makukuha yung promise. You shall go to your fathers, but you will go in peace. You shall be buried in a good old age. Pati pala siya, dadalawin ng kamatayan at di niya aabutan. Therefore, anong gusto kong i-emphasize dito? What do we see here?
There are two human experiences that are causing delay to the promise of God. But those delay don't mean denial mula sa Diyos. Kaya niya binanggit, kaya niya binigyan ng fast forward para huwag niyong isipin na pag dumating na kayo sa 50th year niyo sa Egypt, hirap na kayo, wala pinabayaan na kami ng Diyos. You will look back to this promise. Inuuna ko na sa inyo na itong bagay na ito, it's not a denial, but it is a delay. Itong suffering, the whole descendants of Abram for 400 years, and second, the death of Abram. Suffering, death. Yan ang matinding nagpapahirap sa atin bakit hindi natin natatanggap ang mga pangako ng Diyos. Inaabutan tayo ng kamatayan, hirap na hirap tayo sa mundong ito na makasalanan. So dito, yung suffering nandyan, yung death nandyan, magiging sapat na kaya ito, yung gagawin ng Diyos, these two human experiences that will delay the fulfillment, pero ang punto ng Diyos dito ay hindi magiging sapat ang 400 years. Hindi magiging sapat ang suffering. Hindi magiging sapat ang death ni Abram para ma-frustrate ang promises ng Diyos. Sinabi na niya dito sa Genesis 15 para alam nila na aabot ito ng 400 years. That the fulfillment will overcome this long years of suffering. Sabi ni R. Kent Hughes, the long Egyptian captivity could not block the fulfillment of the promises. Ito ang dahilan bakit niya binanggit. And neither Abram's death, hindi iba block yung fulfillment. In other words, God is saying to Abram, my promises will certainly come, but there's a twist. My promises will only come after suffering. They will be received through the means of suffering. And that is the point. God allows delays to intervene in His promises to teach us to receive them by way of patient suffering. Nandun, pwede niyang ibigay. Yan ang Diyos, makapangyarihan siya. Pero pinaabot niya ng 400 years. Inayaan niya munang i-delay at mamatay si Abram. Hindi ikaw, Abram, ang makakatanggap ng fulfillment ng promise na ito. Kailangan dumaan muna sa suffering dahil gusto ng Diyos that the promises of God will be received by patient suffering. Di ba ito yung lesson ng birds of prey? Nakita nyo doon sa verse 10, hinawi niya yung mga birds of prey. Anong lesson doon? Ayon sa mga scholars, ito yung mga distraction, ito yung mga affliction, ito yung mga gumugulo sa covenant, ito yung mga pampagulo. Ito yung mga gusto niyang apektuhan yung covenant. Pero ang ginawa ni Abram, kailangan niyang itaboy. And it has always been the plan of God to receive His precious promises and benefits from His glorious blessings, not through apathy or passive unbelief. The precious blessings of God will always come through the means of suffering. The birds of prey will always come. Nahihirapan kang tanggapin ng promise, nagtatanong ka sa Diyos ng promise, it will be received through faith in suffering and patient suffering. Tinuruan tayo ng Diyos dito sa birds of prey ng Theology Proper 101. It has always been the ways of God na mag-precede ang suffering sa glory. Affliction muna bago restoration. Why? Because this is the way of Christ. This is the way of the gospel. Christ suffered first in the state of humiliation bago niya nakamit yung state of exaltation in the glories of heaven. Before He was resurrected, before He sat down on high at the right hand of the Father, siya muna ay nagdusa at ginawa niya ito, finulfill niya by faith in the Father. Ganito rin ang Christian life natin. Romans 8:23, and not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, grown inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Narinig niyo po, Romans 8:23? Sabi ng Romans 8:23 ay ganito.
Pinangako ng Diyos ang redemption ng inyong mga katawan. Pinangako ng Diyos na magre-resurrect kayo. Gusto mo ba ng resurrection? Siyempre, sasagot tayo, yes! Yay! Resurrection! Gusto mo ba ng glory? Yes! We want glory! Do you want the eternal state? Yes! Sabi ng Bible, you want them? Sabi ni Paul sa Romans 8, if you want them, there's only one way. You have to continue to be conformed in the image of His Son by the groaning inwardly and waiting eagerly. Ulitin ko, groaning inwardly, waiting eagerly. Hindi mo makakamtan yung eternal state, yung glorification na yun, if you will not groan inwardly. Kung hindi mo aasamin ng perpektong kabanalan, hindi ka mapupunta ng langit. Not because yung perpektong kabanalan, yun ang nagpapadala sa iyo sa langit. Pero according sa Hebrews 12, these are the exact evidences of a person na merong hope kay Christ. Nag-groan siya inwardly. Magkakasala siya pero hindi niya ma-enjoy. Masasaktan siya. Marirealize niya, why did I do that? Makikita niya ang pinaka-problema sa buhay niya, hindi yung katabi niya. Tingin sa katabi. Hindi ang mga tao sa paligid niya. Ang problema ay ang sarili niya. Makikita niya yon. Ito yung nag-groan inwardly. Bago mo makamtan ang kabanalan, ito muna ang mararanasan mo. You have to wait eagerly. Kailangan ng paghihintay. Minsan sa paghihintay natin, nagiging parang napakatagal na. Tagal na nang hinihintay natin. Ano pa ang nangyayari sa atin? Now it is being made clear why God allows delay. Why does God allow delay? To deny the fulfillment of the promise? No. It is not to deny the fulfillment of the promise, but it is to make us like His Son. Because God knows that this is so much better than just receiving your inheritance. Your greatest inheritance is Christ. To be like Him. That is your greatest inheritance. He wants us to be patient like Him. Ang Diyos, pinlano niyang lahat ng to so that in Romans 8:29, magiging katulad tayo, kawangis tayo ng kanyang anak. Sapagkat ang kanyang anak, siya lang ang kinalulugdan niya. Sabi sa verse 16, and they shall come back here in the fourth generation for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Again, another question. Bakit pinaabot ng 400 years? Ano kasi kanina? Denial? No. Para maging patient. Another reason bakit pinaabot ng 400 years yung suffering nila. Nagtatanong tayo, Lord, ba't hindi na lang 4 hours? Bakit pinabayaan sila ng Diyos 400 years? Napakalupit ng Diyos sa mga Israelita. Hindi siya malupit. Mahabagin lang talaga siya sa mga makasalanan. Because that's exactly what Genesis 15 said. Hinintay muna ng Diyos sa verse 16 that the sin of the Amorites to be completed. For the iniquity of the Amorites is not yet complete. Ang 400 years ay hinintay muna ng Diyos para sagarin niya yung kanyang pasensya. Hindi muna niya parusahan ng mga Amorites o yung mga enemies ng Diyos para ipakita niya, matiisin siya sa mga makasalanang tao sa na, iba-iba man ang paniniwala nila, iba man sila sa Israelita, itong pagtitiis ng Diyos ay kakaiba sa lahat na hindi mo maipapaliwanag sa iyong pag-iisip. Imagine mo to. Magtiis ka sa coworker mo na sinisiraan ka. Yes, kaya mo magtiis. Kaya mo magtiis ng 2 buwan. After that, lalayasan mo na yan. Ang Diyos tiniis niya mga Amorites for 400 years. 400 years. Akala mo parusa ng Diyos sa Israel, yun pala kahabagan pala ng Diyos sa mga Egyptians at mga paganong wala pa sa Kanya. Hindi niya agad pinarusahan ang mga ito dahil unlike us, hinayaan niyang masagad muna ang pasensya niya, nagtiis muna siya so that magkaroon sila pa ng tsansa na magsisi sa kanilang kasalanan. Is delay? Denial? No. God's delay means God's patience. It means
He is being merciful and long-suffering, and He does not want anyone to perish unto hell. He wants them to be visited by repentance and be saved. It was Donald Gray Barnhouse nang nagsabi na buti na lang hindi pa napuno ang Diyos 100 years ago. Sabi ni Donald Gray Barnhouse, if the iniquity of the world had been full 100 years ago, none of us would have been born again. Buti na lang tiniis ng Diyos ang kasalanan ng mga fathers natin. Tiniis niya yung kasalanan ng mga naging presidente natin. Tiniis niya yung kasalanan ng mga homosexuals and sinners, heterosexuals, lahat ng mga makasalanan sa West and sa East. Kaya mga kapatid, instead of pouting on God's delays, on His promises, worship Him for His choosing to shower more mercy and patience to you and probably to others like your family. Yes, mahirap ang maghintay, lalo na kung aabutan ka ng kamatayan. Lord, naglilingkod ako ng tapat, pinangakuan mo ako. Ano mangyayari sa akin? Aabutan ako ng kamatayan ng ganito? Ang tagal naman ng paglalakbay ko, naghihirap ako. The seeming delay may mean suffering on our part. The seeming delay may mean proliferation of evil. But that delay will lead to God's extending His mercy, probably to your loved ones na hindi paligtas, para sila'y makapakinig na ng salita na ebanghelyo. God, I've heard you already, has heard you already. Sinabi mo minsan sa Diyos, Lord, bumalik ka na ngayon. Pero hindi pa rin siya bumabalik. Probably he was thinking of your father. He was thinking of your brother, your friends. Ang suffering na dapat, look at this, even the Lord Jesus Christ, He had to wait, He had to suffer. At sa Kanyang suffering, ano naging bunga? Wala lang ba? Because Christ suffered, dinabutan ka ng Ebanghelyo. Ang suffering na dapat ay sa'yo, kinuha niya. Ang Israelites, nag-suffer sila ng 400 years sa slavery sa Egypt, but with Christ's suffering, you avoided not only 400 years of suffering in hell, you avoided for to the end times of years sa eternity of punishment. And then ngayon, ikaw, magiging impatient ka sa kapwa mo. Magiging impatient ka sa katabi mo. Bunga ka ng pagiging pasensyoso ng Diyos. Ipagkakait mo ba ito ngayon sa iba? Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga delayed promises ng Diyos. Di sila delayed. They are just right on time. Why? Because God will die first bago sila malate, bago hindi matupad ang pangako niya sa salita niya. Especially those promises we have in Christ. God will die first bago di matutupad ang pangako niya sa salita niya, especially those promises na meron tayo sa Ebanghelyo. So let me talk to you about your neighbors. Kung ang Diyos tiniis pala niya ng 400 years ang mga Amorites, may application to. Bad news. Ready? That means yung kapitbahay mong araw-araw ka minamalit at inaabuso, baka mas mauna ka pa mamatay sa kanya. That means, yung taong gusto mong gantihan dahil minamak niya yung pananampalataya mo, baka mananatili siyang nasa ibabaw mo for the rest of your life. Mawawala ka na nagpapatuloy pa ang pagmamak kay Christ. Yung ginagawa ng Diyos na ito, pwedeng gagawin niyang ikamatay mo. Hindi dahil konsentidor ang Diyos o hindi ka niya pinapakinggan, but simply this is how patient God is. It is outside our pay grade. It is outside our level. Paano siya nagiging patient? He is unbelievably patient beyond human comprehension to all who do evil against Him every day, like your wicked neighbor, like you. Ibig sabihin, punta tayo sa trabaho. This means yung co-worker mo na minamak ka, ginagossip ka, kinukuha niya yung promotion sa'yo. Inislander ka,
makes your job difficult, he will probably remain to be the favorite of your boss hanggang makaalis ka dyan at ikaw ang masira. Again, not because God is happy seeing His child suffer in the hands of evil workers, but simply because He is far merciful to evil people than us. Their length of years in doing evil is not a testimony of God's neglect, but the keeping of His merciful character. Ang kanilang pananatili sa mundong ito ay pagpapahirap sa iyo. Nagpapakitang hindi ito ng kahinaan ng Diyos, kundi ng kanyang consistency, ng kanyang mercy. Natiis ka ng Diyos sa kabila ng kasamaan mo noon hanggang ngayon. Ipagkakait mo ba yung pagtitiis na ito na ginagawa at in-exercise ngayon ng Diyos dun sa mga tao na hindi pa nakakapakinabang ng kaligtasan? Listen to Jesus sa Matthew 20:13-15. But He replied to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity?" Pag impatient ka pala sa kapwa mo, sinasabi ng Diyos, alam mo, hindi mo, wala ka namang say dito eh. Hindi naman it about you eh. Ayaw mo lang na ginagawa ng kabutihan yung ibang tao except sa'yo. Gusto mo sa'yo lang. Mga kapatid, magpasalamat ka na buhay pa rin ang mga taong nirereklamo mo sa buhay mo. Alam nyo ba, I am one of those people na tutol at nainis at galit sa atrocities ng martial law. We will never condone human abuses in the name of governmental power. Pero isipin mo, kung panahon ng martial law na puno ang pasensya ng Diyos, nung panahon ni Marcos, binuhos ng Diyos ang lahat ng galit niya, nagpupulong pa rin tayo ngayon magkakasama, kanya lang sa impyerno na. Because wala nang grace and mercy pati sa atin. If He has ended the wicked people nung panahon na nirereklamo natin itong taong ito o yung mga politikong ito, mga taong ito. Sabi ni R. Kent Hughes, long-suffering is God's modus operandi in history. Wow. Ito yung paraan niya. Nagpupulong pa rin tayo ngayon. Nasa malamig at tahimik na lugar. But what makes this place distinct is that we are called the family of God, feasting on the food that our Heavenly Father prepared for our sin-parched souls. And what's the difference? Because God chose to be patient to every one of us. So this reminds us then na si Joshua, nung pinatay niya yung mga nasa Canaan, it is not called aggression, sabi ni Derek Kidner. It is called justice. Huwag tayong magpaano sa mga unbelievers na sabi nila, napakalupit ng Diyos, pinagpapatay niya itong mga tao, genocide lahat. No, it's not an act of abuse or oppression or aggression. It is an act of justice according sa Genesis 15. Kung ikaw ngayon ay wala pa kay Kristo, alam mo, ikaw ang pinaka nakakaawang tao sa mundong ito. Kung ikaw ay may Kristo, I don't care kung napakarami mong sama ng loob o napakarami mong problema, ikaw ang pinaka nakakainggit na tao sa mundong ito. Because God has been patient with you. And you have the very best of heaven. Pinangako yan ng Diyos. Yung kinanta natin kaninang Amazing Grace is a good example of a man who was so wicked, who was so evil. But thank God, he became so gracious and patient sa kanya that from a slave trader, he made him a preacher of grace. What a testimony. Kaya itong delay, itong bagay na ito, this is not a denial. And lastly, quickly, God will not rely on human determination sa verses 17 to 21. Basahin ko na lang yung verse 17. When the sun had gone down and it was dark,
behold, a smoking fire pot and a flaming torch passed between these pieces. God dramatically ratified this covenant with Abram by a glorious theophany. Ang theophany dito, smoking fire. Imagine nyo, smoking fire pot and a flaming torch, kulay orange in that pitch dark place in the Middle East. Nag-appear ang Diyos kay Abram, walang kuryente, and the way he would appear kay Moses, a burning bush. He manifested himself kung paano yung entrance ng isang deity sa Bible, may kakaiba, supernatural na occurrence, smoking fire pot and a flaming torch. That orange color na nagpass between the carcasses dun sa hinati na yon, sang-ayon ng lahat ng mga scholars again. Ang Diyos daw mismo ang dumaan. At teka muna, anong ginagawa ni Abram? Di ba sa party, sa covenant, both? But si Abram nasan na? Tulog? Grabe. Ang tawag dito, unilateral covenant. Pag bilateral covenant, dalawa nagkakasundo. Pag unilateral, hindi kailangan na may gagawin yung isa or approval. Hindi nakasalalay sa isang party, dun sa kabilang bagay na ito, nakasalalay lang dun sa isa. And this time, ang Diyos lang ang nag-cross doon. Siya lang ang nagsabi, patayin ako, mamatay muna ako. Let me be cut into half bago masira ang bagay na ito. Look at this, ang Diyos ang nag-appear to Theophany, hindi anghel, hindi Melchizedek. At si Abram, wala siya, walang partisipasyon. Anong pinapakita dito? Sa verse 18, on that day, the Lord made a covenant with Abram, saying, to your offspring I give this land. Alam niyo yung word na made? Made can be translated into cut. God cut a covenant, because ang ibig sabihin ng covenant is to cut, to tore, tear, sunder. To tear apart. So yung word na made dito is the Hebrew word keret. Keret is where we got the word carrot. At alam natin yung 25 carat, may cuts. So therefore, sabi ng Bible dito, ang Diyos, nagkaroon siya ng cut, binigay niya yung sarili niya, nagkipagtipan siya kay Abram. At ang tipan niya is, hindi ikaw ang lalakad, ako lang. At nung lumakad ang Diyos, sinabi niya, sabi ni R.C. Sproul, and I will quote him, he would cease to be God if he did not fulfill his part of the covenant. He puts his deity on the line. What certainty! He vowed by his own nature. Sabi niya, when I doubt, I want to read this passage. Abram does not walk the gauntlet. It's all one-sided. Ang gustong ipakita niya dito, Abram, the promises of God are the clearest and easiest things to believe in the world. Diba, ito yung pinaka-nahirapan tayo. Yung mga pangako ng Diyos, ang hirap panghawakan. Pero God is saying, I am giving my life. I am giving my attributes. Peck's man. Pinky swears. Lahat binibigay ko. So that, ano pang gusto mo? Which means, the promises of God are the clearest things to believe in this world. Bakit hindi kailangan ng kapangyarihan ng tao? Hindi nakasalalay sa human determination. Hindi nakarely doon. We need this reminder and we need this over and over again. Bakit? Dahil mahirap sa mga mortal natin na katulad natin. Constantly, paniniwalaan mo yung isang Diyos na niminsan hindi mo pa nakita. O okay, sana kahit may konting pasilip naman, Lord. Yung makita lang kita ng itsura mo. Yung kahit managinip ako, yan, oh, sige po, managinip ako, pakita mo lang. You want to push God dun sa level na akala mo yun yung magiging determining factor. We need this reminder kasi mahirap tayo na nakikita mo ang Diyos hindi natin nakikita. Dito nagiging unbelievable ang pananampalataya sa mga unbelievers. Paniniwalaan mo, susundin mo yung Diyos na hindi mo nakita kailanman. Alam mo, okay na yung maniwala ka na may Diyos eh. Pero susundin mo pa, word for word, yung Biblia na napakatagal na. Oh no, I cannot take this. But you see, why do we do that? Anong assurance mo na binigay mo ang buhay mo? Anong assurance mo, iniwan mo pamilya mo? Kayo mga preachers, iniwan nyo ang mga magandang buhay sa inyo.
You experience this onslaught ng devil kasama pa ng mga criticism sa ministry. Ano yung napala natin? Ano mangyayari sa atin? Are we even sure that we will end up in this place? Ikaw sure ka man na iniwan mo to, pinispare mo at pinabayaan mo yung mga yaya nila every Sunday, yung circle mo ng mga unbelievers, yung mga kaibigan mo, tingnan mo sa Facebook, puro nasa Santorini na ang post, ikaw nandyan pa rin sa kurtina ninyo, bahay nyo, hindi ka pa nakakalabas. Mga kaklasiko kasi na puro nasa first world eh, yung high school classmates ko. You see, asasabihin nila, paniniwala mo yung Diyos na hindi mo nakikita. Oh, talk about trust issues. Scam lang yan. But you see, we don't see God. We don't even feel Him. But let me ask you, is God right here? Is God here right now? Is Christ with us right now? How can you be sure? Oh, we can be sure. Sabi ng Hebrews 6, 13 to 20, for when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself saying, surely I will bless you and multiply you. And as Abraham patiently waited, obtained the promise. Ang sabi niya sa verse 16, for people swear by something greater than themselves and all their disputes and oaths. The problem is ang Diyos, sinong nasa taas niya. So, God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose. He guaranteed it with an oath so that by two unchangeable things it is which is impossible for God to lie. We have fled for refuge. Ang ibig niya sabihin, ang Diyos, hindi na siya pwedeng sumumpa ng saan, di katulad natin. Susumpa tayo sa konstitusyon ng Pilipinas, sa Biblia, mataas ang mga bagay na to. Ang Diyos, kanino siya susumpa? Ang Diyos, sumumpa siya sa pinakamataas na nabubuhay sa oras na yon. Siya. Is Christ with us right now? Mamamatay muna ang Diyos kung wala si Kristo ngayon dito. Does God see your pain? Mamamatay muna ang Diyos kung di niya nakikita ang pain mo. Does God see all those things na nararanasan mo? Does God hear your prayers? God will be torn asunder first. Sasabihin natin, okay na yon. But there is a twist sa title ko. Actually, in Genesis, it is actually God cut in half, not in pieces. But why did I entitle the sermon in pieces? Oh, God was not content to cut Himself in half. 4,000 years later, you know what happened? To even more show Himself yung kanyang promise, God gave Himself and He cut not only Himself in half but to pieces. When that Son of God was hung on the cross, He was pierced, pinunit ang kanyang laman, napira-piraso siya. Was God cut into half? No. God was cut in pieces. And that has become a more reliable form of assurance. Graphically, vividly, nawala ang laman ni Kristo. Yung dugo niya bumuhos. Yung curse, it fell upon Him. Galatians 3:13 to 14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Ano mangyayari pag hindi mo tinupad ang kautusan o yung covenant? Sabi ng Diyos, God curse myself and God curse Himself through that cross. This Christ, through Him, God was not only cut in half, He was cut in pieces because on that cross, Christ was cut into many pieces. But in Judges, there is someone who cut his wife into 12 pieces to show yung napakatinding decadence ng Israel sa kanilang kasalanan. But God cut Himself into pieces not to show forth the decadence of the sin of man, but the grace of God.
Wow, mga kapatid, because God has sworn by Himself, let the promises of God settle every doubt and confusion in your faith. May confusion ka. Meron kang ano? Alam mo, sa CBTS, hindi uubra yung mga explanation ng mga apologetics at lahat. It is the veracity and faithfulness of God in Christ. It is always the most secure form of assurance. Because that is the standard. Sinabi ba ng Diyos na pinatawad ka niya? Totoo ba talaga ito? Totoo ba nakalimutan ng Diyos ang ginawa mo noon? Totoo? Totoo ba na napakaraming doubts na inulit-ulit mo yung kasalanan? Mahihirapan ka na sa tanong na ito kapag dumating yung panahon na ganon. Anong gagawin mo? Tumingin ka dito sa Genesis 15:17. Ang Diyos nagsabi siya mismo, "Let me be torn asunder, let me be cut in half. If this is not true, anong magsisettle sa atin?" Alam niyo, isang essential pastoral attitude na natutunan ko over the years ay ang pagsusumikap na tratuhin ng isang tao, ang isang member, kung paano siya tinratrato ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ito madali kapag nakita mo at nalaman mo yung mga nakaraan ng mga members, din na pinagdaanan nila, nagawa nilang kasalanan, especially kung sobrang sakit ang nagawa ng kasalanan ng isang tao. You know these things. And you know, pag pastor ka, marami kang alam. Ang lesson na ito, hindi para sa mga bago lang o mga nasa 5 taon na sa ministry. If you have stayed longer than a decade in the ministry, magiging test ito because by this time, you have now adults whom you have seen, mga teenagers years, young people, making unwise decision in their past. Paano pagkapitbahay o classmate mo o kapatid mo ito? Let me go even further. What if kasama mo ito sa paggawa ng kalokohan o kasalanan? Let me give another step deeper. What if naging kasintahan mo ito? O kaya masamang boss mo dati, kinainisan at kakilala mo sa FB friend, sa FB. Let me tell you how I should deal with them if I were in your position. I should deal with them that I dare not despise the blood of Christ that covered their sins. The sins of my brothers and the sins of my sisters. I dare not dismiss the testimony of the Holy Spirit working in their lives. Why? Because God was cut in half just to assure us that their sins have been buried in the forgetfulness of God as far as the east is from the west. So, avoid natin yung tingnan mo nga naman. Oh, nag-encourage to ngayon sa amin. Lakas-lakas love. Sabi, kilala ka namin dati. Magnanakaw ka ng mangga. Kilala ka namin. Mapangopya ka dati. Tingnan mo, ikaw ngayon. Sino ka ba dati? That's exactly the point. Sino siya dati? That person who hurt you, gossip about you, betrayed you, cheated on you, deceived you, left you empty-handed. Said nasty things about you, pinahamak ka, ginamit ka, inabuso ka, ninakawan ka. Pero how do we know na clean slate na ang lahat ng yan? How do we know that God does not see him the way you see him na makasalanan? The answer is God will be cut in pieces. God will be cut into pieces. If you find it unthinkable for God being cut in pieces, that's it. Last na lang talaga bago ako mag-end, please. Sa Lord's Supper mamaya, very vividly, the bread will be broken. The Lord is reminding us, God was cut into pieces para lamang ituring kang anak niya, para lamang hindi ka makaranas ng ganitong pagdurusa, that though your sins be as scarlet, they are be white as snow. Let me end by R.C. Sproul. Sabi ni R.C. Sproul, if he were marooned on an island and will only have one book, anong book ang dadalhin niya? We all have that story, pero tinanong siya. Sabi niya, it's the Bible. But if I will have a one particular book in the Bible, anong dadalhin ko? It's the book of Hebrews. Pero sabi niya, but if I will have only one verse, sabi ni R.C. Sproul, what will I bring on that island? Genesis 15:17. And I quote R.C. Sproul, pakinggan nyo,
the man John MacArthur called the greatest theologian of our century. And I quote, "These words set my soul on fire. It is the passage I turn to when I am assaulted with doubt, for it fuels my hope and restores my faith." The elements of fire and smoke in this verse are a dramatic theophany, a visual manifestation of God. The torch that moved between the pieces of the carved animals was God Himself. A person like Sproul, sa panahon ng pagdududa niya, ang titingnan niya ito, because we all have doubts. We will always have those times of doubts. But his soul was set on fire. Kailangan mo nang masasandalan. Sandalan mo yung pangako ng Diyos. And if God has cut himself in pieces on the cross for his gospel promises, so that a broken sinner like you can be made whole again. Sa Lord's Supper, the bread will be broken because we have been made whole. Father, we thank you for touching our hearts, for humbling our hearts. Thank you for granting voice to your servant. Thank you for this sermon. Thank you for reminding us we will have all those valleys, those times of confusion and doubts. Lord, thank you because we are so sure right now. Mamamatay ka muna, mag-cease to exist ka muna bago ka mawala, bago mawala ang katotohanan ng iyong promises. Thank you, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen.